Sa buong lalawigan ng South Cotabato, marami ang nagtatanong, paano bang magiging posible ang pagkakaisa sa isang bayan kung may iba't ibang paniniwala o doktrina ang bawat grupo ng tao? Sa aming paglilibot sa bayan ng Kulumulok, aming sinadya ang iba't ibang leader ng mga religious groups o organization na nandito. Una naming pinuntahan ang barangay Magsaysay kung saan narito ang Jesus Amazing Grace Ministry. Isa sa mga namumuno rito ay si Pastor Bernabe Bartolome. Taong 2005 nang matatag ang Jesus Amazing Grace Ministry at isa ito sa mahigit 60 church denomination sa Pulumulok. Maraming gampanin si Pastor Bernabe at ang ilan dito ay ang pagiging values advocate sa PNP at Municipal Advisory Council. To God be the glory, na-organize po ng maayos no, ang Body of Christ sa Pulumulok. And nakapag-initiate nga tayo ng siguro 2 years ago yung tinatawag namin recognition and appreciation sa mga senior pastor and with our LGU. And yun po yung aming contribution sa Body of Christ. Sa Body of Christ, we called Body of Christ different churches po niyan. Proud po kami na nailagay po o isa sa mga mamamayan ng bayan ng Pulumulok at kita po namin how the Lord bless itong aming pong munisipyo. Sunod naming tinungo ang barangay poblasyon kung saan naninirahan ang maraming mga Muslim. Istrikto at masasabing mahusay ang pamamalakad sa reliyong Islam. Para sa mga Muslim, batas ang bawat salita na nakasaad sa banal na Quran. Sa mosking ito na mahigit 6 na taon nang nakatindig, halos araw-araw ang pagsasala o pagsamba ng ating mga kababaeng Muslim. Aming nakausap ang 2 sa Muslim na nagbigay pahayag sa mga doktrina nila sa Islam. Kanilang ipinaliwanag ang pagkakakilanlan ng isang Islam at kung ano ang pang-araw-araw ng aktibidad sa kanila. For like lalaki or babae, dito naman tayo sa babae, malalaman mo naman din yung babae nga Islam kasi makikita mo nakatakip yung lahat ng katawan, yung iba mukha lang nakikita, nakatakip ang ulo at saka mahaba yung ano, suot. At saka sa ano naman, sa lalaki naman, para malaman mo siya na isa po siyang Islam, nag-pray siya. Kasi magkaiba kasi yung ano sir, yung tribu at saka religion. Actually, ganito sa akin, gumawa ako ng mga karumal-dumal na kriminal, Muslim yan, ganyan, hindi po. Magkaiba kasi yung Muslim at saka tribu. Ang tinatawag po na Muslim, sir, ito po yung naniniwala sa Islam na batas. For like, nag-pray, bawal mag-inom, mag-sigarilyo, ganyan po, sir. Bilang isang imam na siyang nakatalagay sa isang mosque, so sa lahat ng ibada sa Arabic o pagsamba, siya ang magiging leader, ganon. For example, anong oras ngayon? Last 3. So sa Islam kasi, mayroong sa isang araw, within 24 hours, mayroong 5 bisis na pagsasala. Ang Islam, mayroon siyang panuluntunan na sa isang araw or 24 hours, meron silang 5 sala. O pagsasala, bago ka matawag na isang Muslim. Ang huli naming destinasyon ay sa Trappistine Monastery sa Barangay Landan. Aming nakilala ang madring si Sister Anne Marie Ando na ilang taon nang nananatili sa monasteryo. May iba't ibang uri ang pagtawag sa Panginoon at saksing buhay si Sister Anne Marie dahil maski siya'y naiba ang landas ng buhay nang makilala ang Poong May Kapal. Hindi madali ang sakripisyong inilalaan dito dahil kailangan mong magtika o magtiis ng matagal na panahon upang patunayan na ikaw ay nararapat na maglingkod. Tiniis ni Sister Anne Marie ang lahat ng panata kabilang dito ang vow of poverty, stability, chastity at celibacy. Pagkalipas ng maraming taon, ganap ng madre si Sister Anne Marie at buong buhay niya ay kanyang inaalay para sa Panginoon. At kahit pa isa ng ganap ng madre, hindi tumigil sa pagtulong sa kapwa si Sister Anne Marie. Katunayan nga niyan, marami siyang gawain sa loob ng monasteryo upang tustusan ang kanyang sariling pangangailangan at pagtulong sa kapwa-tao. Nasa linya ako ng sciences. I was a chemical engineer before I entered the monastery. So, pero yun kasi ang misteryo ng pagtawag ng Diyos na kahit nasaan ka,
kahit ano pa ang iyong linya, pwede kanyang tawagin. Actually, grower kami ng dole. Meron kaming sister in charge ng farm. Siya yung nagdi-deal with dole. So in a way, we depend also on dole for a portion of our livelihood, no? Kasi we grow pineapples for them and they pay us for our pineapples, parang ganun. So to that extent, na ang relationship namin with dole. Pero it's more on as the yung sister in charge ng farm, siya yung nakikipag-deal with the dole management. Hindi kailanman naging hadlang ang pagkakaroon ng magkakaibang pinanghahawakan basta pananaigin ang respeto sa bawat isa. Muli, pinatunayan ng Pulumulok na ang pagkakaisa ay kayang abutin kung ang lahat ay may sapat na pangunawa at pagmamahal sa isa't isa sa kabila ng pagkakaiba. Actually, yung community namin is meron kaming saint na she offered her life for the unity of all Christians, no? So before, our monastery, yung venue ng gathering for the lahat ng every January, nag-gather yan siya, yung mga lahat ng minention mo, no? Mga Protestant, Presbyterians, lahat ng pati mga various religious congregations. We gather here, nagmi-meeting kami, tapos nagsishare kami kung ano yung mga beliefs namin, ganun. Kasi it's also important for us to keep in touch with them. Kasi it's also a stress of Pope Francis na ecumenical, yung unity between us Christians. Na ipinamalas din ng walang hanggang pagmamahalan at pagkakaisa kahit mismo sa loob ng Darby Sea. Kung sa ibang kumpanya ipinagbabawal ang workplace romance relationship, para sa kooperatiba, hindi ito hadlang bagkus isa pa sa kanilang magandang katangian. Pinatunayan nila Lenien Mantilla at Brian Acido ng pag-ibig ay walang sinisino. Talaga namang ramdam na love is in the air sa kooperatiba ng Darby Sea. Parang there, mga kasama namin. Tapos sabi ng kasama namin, talaga naman si Brian kung gusto kanya. Tapos sabi ko kay Brian, gusto mo ba ako sa Brian? Pero kilig mo. Pero ano talaga sa'yo, dun, kung na lang nalaman nung gusto niya ako nung ano, nung nag-usap kami ng sisinan doon sa labas. Kasi dito sa yung policy na sa Darby Sea, pag once pumasok ka, kahit anak, kapatid o ganito sa aming boyfriend, girlfriend, dapat magkatrabaho yung turingan. Actually, yung time na doon, tinawagan yung pasapor. Akala pa lang ako na wala lang. Ngayon pala, yan ang umpisa yung naging kami. Ang meron po dito sa Darby Sea ay may harmonious relationship sa isa't isa, understanding, at open si Darby Sea sa mga katulad namin na nagmamahalan. Malaki ang naitutulong ng pagkakaroon ng inspirasyon upang maging ganado ang isang tao sa kanyang mga plano sa buhay. Ang bundok ng matutom, nagsisibiring inspirasyon sa karamihan upang maabot ang rurok ng tagumpay. Apat sa amin na kilala sa bayan ng Pulumulok ang nagbahagi ng kanilang istorya. Ang ilan sa kanilang salaysay nakakaaliw, ngunit ang iba ay may kurot sa puso. Sila Consejo Gudes Ceballo at Jonathan Asaria, dumaan sa mga di makakalimutang kasaysayan. Iisa ang tono ng kanilang istorya. Nagpagalang kanilang mga magulang upang marating nila ang estadong kinatatayuan nila ngayon. Sige ng konseho, nakapagpatayo na ng kanyang bahay dahil sa pagsusumikap upang mabigyan na maghinawang buhay ang kanyang pamilya. Samantalang si Jonathan naman, nakapagtapos ng pag-aaral dahil na rin sa sipag at tiyaga. Nakaranas din kaming makain walang ulam kasi ang tatay ko magsasaka. Tapos yung pinagkabuhayan namin, bago mag-start ang hiram lahat sa yung mga ano, feeders ang pera pang start sa cropping. Tapos kung mag-harvest doon kami magbayad. Tapos minsan magsabi ang tatay ko, hindi niya mabayaran lahat. So utang din ulit. Yun ang buhay namin doon sa farm. Yung nag-high school na kami, yun aral na, okay lang. Minsan utangin na, maghirap utangin sa principal namin, ang ibabayad namin, walang pera ibigay. So bigay ng tatay ko ng mga letter papunta sa principal para makapag-exam kami. After 1 year, nag-aral ko sa USM, Kabakan.
nagkukumuha ko ng agriculture. After 4 years or 5 years, naging quality inspector ako. Ito, nakapag, ano kami, nakapagpundar, nakapagtapos ng mga anak, pag-aral. Malaki ang naitulong sa pag-work namin sa Dole. Ang mama ko, nag-work din, pero eventually nag-early retirement siya. Then, doon, dito siya sa bahay, na gumagawa ng mga parang kakanin. Yung binibenta. Minsan, nag-sari-sari store kami, ganun. Biggest obstacle, nung sumabay, nag-college yung both of my brothers and sisters. So, medyo malaki ang kailangan financially. Then, yun, si mama ko, naghahanap ng paraan din para matustusan ang aming mga pangangailangan ba. Para makapasok ka, para maging part ka ng the BC Scholarship, dapat one of the members na parents mo or one of your parents are member of the cooperative. So, gusto ko rin na maging part at makatulong sa cooperative. Kaya pumasok ako sa DRBC na maging empleyado din at para makatulong din. At kasi ang both parents ko, member din ng DRBC, kaya yun, magandang gawin na mag-payback din para sa co-op. Mahirap maging mahirap, yan ang ilan sa sentimiento nating mga Pilipino. Malaking bagay ang ikaw ay makapagtapos ng pag-aaral dahil ang edukasyon may ituturing na kayamanan. Ngunit paano kung lahat kayo magkakapatid ay hindi nakatapos ng sapat na edukasyon? Ito ang talambuhay ni Victor Bentolan. Dumaan siya sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Ngunit hindi naging balakid ang kakulangan sa edukasyon at kahirapan upang makamit ni Ginoong Victor ang tagumpay. Nagsumikap siya at nagkandakuba sa paghanap buhay upang maiahon sa pagkakasadlak ang kanyang buhay. Naging susi rin ang Dole Philippines at DRBC upang masungkit niya ang maayos na pamumuhay. Yung nag-aral ako ng high school, kasi minsan naglalakad lang kami papunta ng eskwelahan. Ang hindi ko lang matanggap noon, nung hindi ako nakapag-college. Pero wala akong magawa kasi financial problem ng pamilya ko. So, kaya nga, nag-estranghero ako dito sa South Cotabato. So, walang ibang source of income kundi yun lang ang niyugan. So, yun ang dahilan. Kaya sa walo kami, kahit isa, walang nakatapos. Yung pangarap ko sana, makumuha ng, ng agriculturist. Pero hindi natuloy, sabi ko nga. Kaya yung pumasok ako ng trabaho sa Dole, parang nandoon na yung agriculture na hinahanap ko. Pero hindi, wala akong lisensya, wala akong, hindi ako nakapag-aral. 2018 nag-usap kami ni Benson, chairman na siya noon, 2018. Sabi niya, "Sir Vic, kung wala ka na sa Dole, tulungan mo man ako dito sa kooperatiba." Sabi ko, sige, pasok ako diyan. So, nag-usap kami sa opisina niya. Pakiusap niya sa akin, "Tulungan mo ako, sir. Kasi sa ngayon, meron tayong problema sa agriculture operation. Tutulungan natin yung problema mo." Yan nga, nagpasok ako 2019, June 24. Nakapagpatayo si Victor ng maayos sa tirahan para sa kanyang pamilya at halos lahat ng gawain na may kinalaman sa pagkakarpintero, halos siya rin ang gumawa. Ngayong maginhawa na ang kanyang buhay, nagkaroon na siya ng panahon para makapaglibang. Mensahe nito para sa mga gaya niya, patuloy na mangarap at magsumika. Sa tagumpay na kanyang tinatamo, lubos ang pasasalamat ni Victor sa DRBC na naging malaking bahagi ng kanyang buhay. Sa DRBC naman, patuloy pa rin akong tumutulong, patuloy pa rin ako maging konsultan hanggang kaya ko pa. Ang mabuhay sa mapait na nakaraan ay siyang nagbibigay lakas upang harapin natin ang bukas ng may tapang. Pero paano kung ang iyong buhay ay punong-puno ng pasakit at pagsubok? Ganito ang naging buhay ni Benedicto Zaldarriaga na tunay na kapupulutan ng magagandang aral. Si Benedicto, o mas kilala sa tawag na Ben Bakal,
ay lumaki sa hirap at nagdanas ng iba't ibang bagyo sa kanyang buhay. Tubong South Cotabato at nakatira sa Purok, Santa Cruz, Barangay Canary, si Ben Bacal ay may 8 kapatid. Binansagan siyang Bad Boy at Ben Bacal sa kanilang lugar dahil sa nakakapanindak niyang kilos. Animo isang siga sa kanilang purok. Bakal man siya sa labas, ngunit pagdating sa kanilang pamilya, likas na mabait at mapagpahal si Ben. Sa murang edad, nagawa niyang itaguyod ang kanyang mga magulang at mga kapatid. At the age of 14, bininyagan ko itong Little Tondo galing sa Purok, Malaumon. Ngayon, kasi noong 1972, tinatag ang Marcelo, magulo pa rin dito. Kaya sabi ko, itong lugar natin, gawin natin itong Tondo, Little Tondo, hanggang naging Little Tondo. Pagka 1976-77, yung nanay ko nagiging leader dito at saka yung mga kaklus ko, sabi nila, palitan natin ang pangalan dahil magulo. Halos pag may piyesta. Pag piyesta dito, walang ibang mga tao mapunta dito kasi delikado. Kung hindi ka masaksakan, mabaril ka, may dyan pana, marabit. Ganyan. Tapos halula dito, pag dumating yung mga tao dito, natural, makilala nila ako. Ngayon, naging parang mga tauhan ko yung mga bugi-bugi mga laki dito. Ngayon, nakilala ako dito, si Benny, Ben Bacal, Terror ng Tondo, ganun. Nagiging basurero ako dito kasi yung dump site ng dulo dito, maraming pira eh. Malaki pa nga ang kinikita namin sa sulyo ng tatay ko. Yung basura, nagiging matigas ako sa basurahan, ganun. Tinawag na naman nila ako ng Tilari Boy, King o Basura, si Ben Bacal, ganyan. Anong buhay ko tapos hindi ako nagsisimba from age 16 years old hanggang nag 24 years old ako. As 14 years old lang ako, nag-inom na ako eh. May baril ako, may patalim ako, ganyan. Mga dito, bawat kali may mga pasugalan dito, pinasugal. Walang magpalag sa akin nung dito. Kaya gano'n, sabi ko, bad boy talaga. At saka 14 years old ako, ako ng ano, na yung mga basura ko, mga kaingang basura, bibili ako ng bigas sa bahay. Yung nanay ko may sakit na, high blood na eh, stroke na. Tapos pag Linggo, Sabado, hanap kahit ano, kahoy, mga gulay, punta ko sa mga bundok-bundok niyan. Pagka gabi dito, yun, yung mga alala ko, tapok-tapok kami niyan, nanginuman naman, may na sila si magnanakaw na naman kayo dyan kahit saan. Tapos yung nanay ko, ako talaga yung income ko, binibigay ko sa nanay ko. Yung tatlong kapatid ko mula bunso, tinutulungan ko pa mag-aral. Kaya hindi ako napag-aral, almost 3 years hindi ako nag-aral. Tinutulungan ko lang sila. Sa bahay talaga, mabait ako talaga. Inaasahan ako ng magulang ko. Yun lang ang talagang ano ko kasi ang talagang pagkatao ko, yung natural ko talaga mabait at matulungin ako. Ayaw ko lang ng yung mga magulo. Ginawa ko lang yun noon kasi ang image ko nakilala nila na babagsik ako. At gusto ko na sila may katakutan dito kasi mga tao dito noon talagang mga barubado. Dito ang ibudo ng mga yung mga magnanakaw, yung mga galing sa prisuhan, galing sa Davao dito ngayon pumunta sa akin. Hindi inakala ni Ben na mababago ang kanyang buhay. Sa kanyang paglaki, lumawak ang pangunawa niya sa mundo. Dumating siya sa puntong tinatanong na niya ang kanyang sarili kung bakit nagagawa niya ang mga maling bagay sa kanyang buhay. Lalong pinagtibay ang hangarin ni Ben na magbagong buhay noong siya ay magkapamilya na. Nangarap ng malaki si Ben kasama si Shirley at kung akala niya ay matatapos na ang kalbaryo sa kanyang buhay, dadagdagan pa pala ng langit ang kanyang pagsubok. Nagkaroon ng kakaibang sakit si Shirley at nalagay sa comatose state na kinalugmok ni Ben. Ang dami-daming babae halos, dami kong napaanakan. Mga almost 16 ang naging panganay ko. Ayan. Yung asawa ko original, ika-43 ko ito na Nubia. At the age of 15 years old, meron akong anak. Meron akong mga alalay na mga babae ganyan. Kaya sabi ko, buhay ko talaga, inisip ko noon, dami kong kasalanan. Araw-gabi ako nagpapantay sa apo ko, inaalaga ko yung asawa ko. Stroke. 2011 hanggang ngayon, imagine, isipin mo yan. So sabi ko, ang lahat ng ito tinanggap ko dahil sabi ko, Lord, kung ito ang parusa mo sa akin, salamat lang. Kasi kung pinarusahan mo ako sa likod, baka buktot ako ngayon. Pero ito, kaya sabi ko, sa dami ng kasalanan ko, ito ngayon, wala na sana akong problema nga, nakasawa ko na may inaalagaan ko. Hindi ako makalis-alis kahit saan kasi maghanap ka agad. Pakainin ko umaga, pakainin tanghali, hapon, pakainin, palitan ng pampers, bihisan, punasan. Pati magtatai dyan. Ganyan, sabi ko, sa umpisa, parang hindi ko matanggap. Grabe na may tulod, sobrang ang dami ng problema sa mundo, bakit ito pang binigay? Takbo ako, patrol, pagdating dito, takbo ako dito. Pagdaan ko sa may simbahan, umalis na yung patrol. Tinakbo ko lang yung ospital. Pagdaan ko dito sa may chapel namin, yung chapel namin niya, maliit pa yung masyado noon.
Sabi ko, first time for almost 21 years na nag-sign of the cross ako. Sabi ko, pagdaan ko si Man Lord, please tulungan mo ako, Lord. Sa ngayon, maayos na ang buhay at pamilya ni Benedicto. Patuloy siyang naglilingkod sa simbahan kasabay ng pagtatrabaho niya sa Darby Sea, kung saan marami siyang nagawang kabutihan. Kaya naman tinitingala siya ng mga empleyado at kapwa niya Darby Sea members. Sa huling araw namin nakasama si Ben Bacal, nagbigay pugay siya sa kanyang yumaong magulang na nagbigay gabay sa kanyang paglaki. Sa kanyang pagpunta sa sementeryo, inalala ni Ben Bacal ang lahat ng hindi makakalimutang kabanata ng kanyang buhay. Hinubog man sa bakal ang kanyang pagkatao, nilinang naman sa pagmamahal ng kanyang mga magulang ang kanyang puso. Pagka 1986, doon nag-umpisa ang buhay ko. Kaya na-recruit ako ng charismatic yun, si Brad Ali Agospina, international preacher. Siya mismo nagpunta rito na magsali ako dyan. Kinubinsi ako ng mga kumari ko na magsali sa charismatic. Kaya sabi ko, siguro, panahon na, this is the moment na talagang tinatawag na ako ng Panginoon. Kaya nag-umpisa doon, nagiging charismatic ako. At saka, binawa pa nila akong speaker every time may mga seminar, ginawa lang ako kasi testimony ko grabe. Sadyang makukulay ang mga kwentong nakapalibot sa bundok ng matuto. May mga istoryang hindi kapanipaniwala at mayroon din namang mga kwentong maipapamana sa mga susunod na henerasyon. Balot man sa hiwaga ang bundok ng matutom, marami ring masasayang alaala na naibibigay ito na siya namang susi upang magpatuloy sa buhay ang mga mamamayan ng Pulumulok. Sa kaibutura ng Mount Matutom, mararamdaman ang bawat isa ang pagsusumikap at pagkakaisa upang makamit ang pinapangarap na magandang bukas. Unlad, Pilipinas.